Kasama ko po si Cheza. Chariza. Chariza, kapatid po siya ni Aljun. Siya po, si Aljun po ay OFW sa Riyadh. At ang trabaho po niya doon ay waiter. Nandito na sa kasamaang palad po ay nabugbog si Aljun sa Riyadh. Tapos na comatose siya ng ilang buwan na ospital sa Riyadh. At ngayon, after 6 months, ngayon na siya nakauwi ng Pilipinas. 5 and a half. Oh, sige, pakikwenta na lang sa amin, Cherry. Si Aljun. Si Aljun po ay isang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Tapos po, 9 months pa lang po siya. Aksidente po siya dahil sa hindi pa talaga malaman kung anong nangyari, kung binugbog or na vehicular accident ba. Tapos, so hindi alam kung vehicular accident o nabugbog. Opo, ma'am. Tapos, five and a half months ago ito nangyari. Opo, 5 and a half months po siya naka ICU dun sa Saudi German Hospital. Tapos wala, nurse lang po yung nag-aalaga. Tapos yung buti na lang may kamag-anak po kami doon. Tapos yung kapitbahay namin na pupunta-punta parati sa kanya, na sa Ate Trinidad, saka si Uncle Jun. Tapos yung mga kaibigan niya po, yun lang po yung nag-visit po sa kanya. Yung visiting us. Paano mo nalaman yung balita na nasa ICU si Aljun? May nag-text po sa akin na kaibigan niya na nakoma na daw po yung kapatid ko. Tapos nandun na po siya sa hospital. Tapos, anong ginawa nyo? Hindi kayo siyempre pwedeng makapunta doon. Opo. Yun po. Bali ma'am, nasa hospital din po kasi ako noon. Kasi yung isang kapatid namin, ICU rin po siya. Hours lang po yung pagitan nila na nadisgrasya. 3 p.m. ng hapon dito sa Pilipinas. Nadisgrasya yung kapatid kong babae. Tapos yung si Aljun po, madaling araw, gabi po doon sa Saudi. Tapos, pero ma'am, di ko po alam kung anong gagawin ko noon. Tapos, yun po, marami na pong tumatawag sa akin. Tapos, yung agency naman po dito na ARRX, nakipag-coordinate. Tapos, pumunta po sila doon sa amin sa Iloilo. Nagbigay po sila ng financial assistance. Tapos, na pambayad sa bill sa kapatid ko doon, mga pambili po. Tapos, nung sinabihan po nila ako na kung sino daw sa family member namin na gustong pumunta doon sa kapatid ko doon sa Riyadh. Yung papa ko po is senior citizen na po. Tapos yung mama ko wala na rin sa sarili kasi syempre sa nangyari sa mga kapatid ko. So ako na lang po yung nag-decide na pumunta dito. Tapos para ayusin yung mga requirements ko papuntang Riyadh. Pero nung last July 10, pumunta na po ako dito. Tapos, yun, tinulungan naman po ako ng agency na asikasuhin lahat ng mga requirements. Tapos nakipag-coordinate na rin po ako sa OWWA, sa DFA, OMWA. Pero hindi pa rin ako nakapunta kasi mahigpit daw po kasi sa Saudi. Mas lalo pag babae yung pinapunta dun, ma'am. Ilan kayong magkakapatid? Tatlo lang po. Ikaw yung panganay? Ako po yung panganay. Pangalawa si Aljun? Opo, ma'am. Pangatlo yung babae pa? Pangatlo yung babae. Yung na-aksidente? Opo. Asan siya ngayon yung pangatlo? Nandito po. Hospital din? Hindi. Sa bahay? Hindi, lumuwas po sila dito sa Manila. Sila ni Mama at saka ni Papa. Pero okay naman yung kapatid mo ngayon yung bunso? Okay naman po, pero may maintenance po siya sa seizure, 3 times a day. Tapos, memory lang po, yung memory niya, may hindi na niya matandaan yung iba. Parang nagkakunting amnesia po. Yung nangyari kay Aljun, siyempre hindi pa niya maikwento, di ba? Kung ano talaga nangyari, ganun ba yun? Opo, hindi alam kung vehicular accident o nabugbog. Opo. Kasi, tapos walang police blotter, ma'am, kasi siya lang daw po yung makakapagsabi. Ayan. Charis, ba? Opo. Charis, ayan po. Kasama po natin si Admin. OWWA Admin Hans Cacdac. Hi, Hans. Opo.
Ito po si Charis, kapatid po ni Aljun. Pinsan, si Sir Hans Leo Cacdac, admin po ng OWWA. Sige, hindi ka. Opo. Dito po ang OWWA para po alam, maalam po natin, alamin natin yung mga may tutulong pa. Tumulong na po ang OWWA at OWWA sa pagpapauwi kay Aljun. At may mga pangailangan pa si Aljun bilang OFW natin. Kaya po andito mismo si Admin Hans Leo Cacdac upang alamin po ng personal yung sitwasyon ni Aljun. Sir, gusto niyo po makausap yung ano po? Sige, dito na kayo. Sir, baka gusto mong madinig ko rin muna kung ano ang gusto niya sabihin. So, anong tulong po? Anong tulong daw? Gusto ko lang po sana, sir, na ano, matulungan kami para ano, sir, sa ano niya, sir, sa mga therapist niya, tapos yung, syempre, sir, sa pang, ano, pang matagalang gamutan niya, kasi ano na po siya, bedridden na po. Tapos, yung sa kapatid ko rin po kasi nagme-maintenance pa yun ng gamot, kaya ano, kasi siya lang po, sir, yung inaasahan namin sana. Basta, ma-assist lang po kami pa pa-uwi rin, sir, sa ano. Tapos yung mga check-up. Taga saan po kayo? Taga Aklan po. Okay. Ilonggo? Kapalo? Ilonggo na? Bisaya po. Opo, tutulong po tayo. Sa ngayon, nasa government facility siya. At ito naman ay PhilHealth Ward. So, in short, bukod sa binabantayan ng DOH, binabantayan din ng PhilHealth. So, dalawang ahensya ng medical ang gobyerno ang gubagabay sa kanya. Ngayon, kung gusto niyong further assistance pa or treatment, syempre nandito rin ang OWWA para gabayan kayo at tulungan si Aljun. Meron ding mga nurse na may nurse tayo sa OWWA na pupunta rin dito para mag-monitor ng sitwasyon. Salamat, sir. Sir Hans, bali ano pala eh, parang siya na yung breadwinner ng family nila. Meron po ba silang, nung pag-uwi ba nila dito, may benepisyon na po bang naibigay sa kanila or meron ba silang maasahan? Well, kasi sa cases na, yes, may benepisyo na nakalaan sa kanila. Although sa ang protocol sa ganitong sitwasyon, ang priority yung medical attention. So, unahin muna itong medical attention na sinasagawa ngayon. But of course, we are here so we can also mention na may disability assistance na nakalaan sa kanya. At meron ba siyang anak? Wala po. Okay. Single? Single lang. Single po siya. Okay. So, kung meron siyang kapatid, meron ba siyang kapatid na nasa kolehiyo? Yung ano po sana, paparalin niya sana po yung kapatid kong isa. Kaso yun, naka-enroll na sir. Okay. Kaso ano? Ayun, gagawin nating scholar sa OWWA. Yung scholar sa OWWA. Yung magiging scholar. Anong year na ba yun? Nakatapos na po siya ng K-12, ma'am. Tapos so, mag-take na lang siya ng ano? Freshman? First year college. Tama, first year this June. Opo. Ayun. Sige, tulungan. Tama, so, tama. So, gagawin scholar na OWWA. Tama. Kasi single siya. So, ang dependent niya can be a sibling na nasa kolehiyo. Ano yung naikwento niya na parang kailangan na bang mag-check out? Opo. Sa ospital? Opo, sir. Ano, kasi sir, ano, sabi naman ng, ano, kahapon po lumabas yung CT scan tsaka x-ray yung ano niya. Normal naman, sir. Except lang sa BP shunt niya. Hindi na talaga pang lifetime na daw po yung BP shunt niya doon sa ano, sa ulo. Kasi may nakikita, ano, may water na ano, parang na hydrocephalus. Sa brain. Opo. Yun. Hindi na po kukunin yun for lifetime na po. Tapos, sabi naman ni Doc, yun, nag-aral na po kami kung paano i-feed. Tapos maglinis po ng ano, ng yung sa... Also, kaya, bale, i-release na siya para makauwi sa Aklan. Opo. So, cleared na siya for medical travel? Opo. For travel? Well, pwede naman po siyang ipauwi. Tapos, yung ano lang, sir, is dapat... Mabulig. Siyempre, yung sa bahay po, ano... Opo, sige po, mabulig check up, ka.
And well, una yung papunta dito hanggang yung medical airport. Ano niya, airport, tapos hanggang Aklan, tutulong tayo doon. And then of course yung pag-set up doon sa, siguro kunin ko na lang yung detalye. Kung ano yung address ninyo, pangalan ng contact person na sa Aklan, sinong nandun sa Aklan, mga pariente? Mga pinsan po po, tapos okay, ano po. Just, pero siguro sa iyo na rin, kasi may office din tayo doon, so pengin na lang ng contact info nung nando doon. At tayo naman mag-coordinate tayo doon sa pag-transport sa kanya. Pagdating doon may sasalubong. Ah, pero siguro mapupunta na kayo doon sa eroplano, no? Opo, pwede po. Okay. May konting challenge lang sa booking ngayon araw until tomorrow. Kasi Christmas. Pero may ano pa po siya kasi sir, may antibiotic po siya kasi nagka-infect yung ano niya sa catheter po. Ah, so hindi pa maka-move, hindi pa siya ma-move, ganun ba? Hindi pa siguro, kasi tatapusin pa po yung ano. So mahulat lang siguro, tapos ang Pasko, ganun? Mahulat lang ta. Di rin na siya mapasko, no? Opo, di rin na kami mapasko. Okay. Yung ano, wala kayo mga, arguhin mga hospital bill, ganun? Yung sa, yung sa hospital bill lang man, kasi nag-apply lang po ako sa ano, sa DSWD. Pero hindi ko po malalaman. Kahit, ano pangalan mo ulit? Charissa. Charissa, kahit dito may hospital bill? Government? Opo, may hospital bill. Even sa PhilHealth? Okay, sige. We will take this up with, usually ang ano namin dyan, Mocha, we coordinate with DOH. It's a government facility. DOH and then PhilHealth, dahil PhilHealth board. So kami nang bahala. That's the problem of the government. Sa side na yun, wala ka mong gastusin na ano, kahit isang kusing. Salamat. So we will take care of everything. Yung yes, ano na lang po yung right, ginagastos namin sir, yung mga diaper niya tsaka underpad po. Yes. Yes. Yung sige, po wait, pagdating the nurse will come here, kukunin yung lahat ng detalye ng inyong ginagastos and then we'll take care of it. Thank you sir. Okay? Hospital ako. Yung therapy niya, masasagot ni Bobala Owe. Yeah, tutulong din tayo. Tutulong kasi nga, tayo. Yung sabi nila pagbalik doon, may therapy. Okay, mag-set up. Sure. Ang style natin dyan na Mocha is just we give them the financial assistance. Sila nang bahala. And then our medical people on the ground will monitor and follow up. So financial assistance. But we just give the money to the family. Sila nang bahalang dun sa ano sa fees ng therapy every day siguro ilalump sum na lang namin yun, bibigyan hatag na lang sa inyong watak kamo na mag coordinate mag ano sa therapist, but our nurse also and our regional people will be there to look at the medical side of it to make sure na quality yung therapist. Pero Aklan naman yan, may mga hospital naman sa Aklan, no? May dako-dakong provincial dara. Kag private. Private po. Din ka mo sa Aklan? Banga. Akalipo. Akalipo ang airport. Pero ang bayan, ang Banwa nyo is Banga. Banga. Okay. Banga Aklan. Okay. Sure. Buti din ka mata siya, oh. Yes, nakakain din sa nung simula kasi sir, nung inuwi siya dito sir, may mga nag-improve na po sa kanya. Tumaba-taba na nga konti sir yung ano niya. Tapos yung ano niya, yung kamay niya, pag inuutusan na namin hawakan yung kamay namin ganito, kasi nahawakan na po niya sir. Okay. Yung therapy lang daw po talaga sir, yung pinaka-importante. Yes, that's right. That's right. That's right. May nakakain din. So ang ano, pag nagpunta dito yung nurse, she will look at the situation, the OWWA nurse, and then coordinate with our people on the ground. Actually, meron din yung mga dito sa, ano, dahil DOH facility to, meron din yung koordinasyon na gagawin dun sa DOH counterpart nila sa Aklan. Sir, kagabi, nagpunta dito yung isang DOH. Meron din ganun. So, ano na yan, tulong-tulong na lang ng mga agencies ng government. Okay. Kung sino ang tamang therapist na tutulong. And then we come in for the bill. Thank you, to shoulder the bill. Thank you. Po. Kasi mas eksperto yung mga nasa DOH. So coordination ng trabaho na. Salamat sir.
Salamat po. Napakagandang pamaskong regalo po yan, Sir Hans, sa Pilat Cherisa, kay Aljun, sa pamilya nila, Sir. Maraming maraming salamat. Salamat, salamat. At ano, baka mamaya po ay makakausap na, naman natin si Sir Bongo. Kasi po nabalitaan din ni Sir Bongo ito. Okay. At alamin po natin na kung meron po silang mga pangangailangan pa po, eh baka makaingin din po tayo ng tulong kay Sir Bongo. Babalik po kami. Salamat.